Hi, guli-guli-guli mga ka-travel. Nandito naman tayo nagbabalik sa amin. So ngayon mga ka-travel, alam naman natin ngayon na 2022 na ngayon. So baka may lumabas na bagong Sniper 155R 2022. So hindi pa natin alam yan. Wala pang news sa mga ganyang balita. So ngayon mga ka-travel, yung i-vlog natin sa video ngayon, yung kung paano kayo mag-consider bago kayo bumili ng Sniper 155R. So ibibigay ko sa inyo yung mga ayaw ko sa Sniper 155R katulong ng mayroong Sniper 155R si Boss Dadoy tsaka si Boss Abel. Ayan. So sila, mayroon silang dalawang Sniper 155R, tigis na sila. So nakita na nila yung ayaw nila sa motor. So ipapakita ko sa inyo lahat, isasummarize natin bago kayo bumili. At yung mga na-experience ko rin nung dinadrive ko siya at minamaniyo at nire-review. So yun yung pag-uusapan natin ng mga travel. Tara, lapit kayo dito mga travel. Ride. Dito mga travel. Unang-unang ayaw ko mga travel sa Sniper 155R. So nakita nyo naman yung review ko. Maganda naman siya eh. Pero ito yung mga i-consider nyo na ayaw ko. Una mga travel. Ito ha, una. Wala siyang dito yung sa ulihan na pang-apak. So aapak ka talaga mga ka-travel dito sa unahan. Ganyan ka, gaganyan ka talaga. Tapos gaganyan. So bali dalawa yung ganyan lang yung pag-apak mo, pag ganun, tapos pataas. Hindi ka makakapak dito sa ulihan. Pero may solusyon yan. So pwede mo naman lagyan ng extension dito o magpalit ka ng shifter kung ayaw mo na ganitong apakan. Ganun lang naman yung sitwasyon. So lahat ng mga ayaw ko, ibibigay ko yung mga solusyon. So mayroong mga ayaw ko na walang solusyon. Next mga travel, dito, lapit tayo dito. Una yung apakan. Yung pangalawa is wala siyang kickstarter. Ayan, wala siyang kickstarter mga travel. Lapit tayo dito sa ating RS. Ano? Mayroon tayong kickstarter, yung ibang Raider, mayroong kickstarter. Pero pagdating dito sa Sniper 155R at saka standard, wala siyang kickstarter. Alam nyo bakit? Napakalaking problema kung wala kayong kickstarter. Although, napapa-under siya kahit wala siyang kickstarter, itutulak mo nga lang. Yun nga lang, yung problema dyan, kunyari nasiraan ka sa daanan, nawalan ka ng battery, naubusan ka, tapos yun, walang tumutulak sa'yo. Yan, problema yan. Dahil hindi mo matutulak ng sarili mo tapos imamaniho mo. Hindi mo maipagsasabay. Yun yung mahirap dyan. Kaya napaka-disadvantage ng walang kickstarter. Yung kickstarter mga ka-travel, ano lang yan? Dapat kinonsider dito sa mga ganitong mga automatic. Dahil yung walang mga kickstarter, dapat sa mga automatic lang yan. Nagkamali ko kaninang sinabi, dapat consider sa mga may clutch. Dapat may mga kickstarter sila. So yung walang kickstarter, nababagay lang yan sa may mga automatic. Yan, yan yung pangalawang ayaw ko. Next mga ka-travel, yung pangalawang ayaw ko. Oh, pangatlo na pala to. Lapit ka dito master. Ayan. So lahat ng mga ayaw ko mga ka-travel, ay ayaw din ng mga dalawang may-ari. Kaya sinummarize ko na lang. Tapos para magkaroon kayo ng idea, itong consider nyo bago kayo bumili ng Sniper 155R. Ito mga ka-travel. Ito, yung lapad. Yung lapad nyo mga ka-travel. Nakabukaka ka talaga eh. Ayan, nakabukaka ka. Promise. Ayan o, kahit itikop mo yung mga paa mo, nakabuka ka ka dahil nasimbrang lapad niya. Diba? Ayan o, napakalapad niya. Lapit mo dito, master. Ayan o, napakalapad. Diba? Napakalapad niya. Oh, tingnan mo yung paa ko dito kapag nakatikop. Nakabuka ka pa rin. Nakikita yung hati eh. Nakikita yung hati. Diba? So, isa yan sa mga ayaw ko. Pag ganito, yan yung pangatlo natin na ayaw ko. Ito pa mga ka-travel. So, masusolusyonan ba natin yung kickstarter nga pala? So, hindi na natin yan masusolusyonan. Diba yung sabi ko nga kanina, hindi natin yung ibang mga ayaw ko,
minsan hindi natin masosolusyonan at masosolusyonan natin. Pero ito dito, mga ka-travel, masosolusyonan pa natin yan. So pwede natin palitan ito ng mga ka. Pero ngayon, mga ka-travel, yung mga ka ng mga ganyan, wala pa tayong mabibili ngayon sa mga aftermarket. So maswerte kayo kung ayaw nyo ng mga ganitong design, pwede nyo palitan. Tapos nagkataon na may mga nagbibenta ng mga ganitong kaha na pinapaliit. Okay yan. Pero pag wala, yan. Yan yung dapat i-consider nyo. Nakabuka ka ka talaga. Next mga travel, yung kaya ko dito. Yung 6 gear. So mga travel, na-drive ko na to. Na-drive ko na yung ay busdongnong. Mahina talaga yung 6 gear. Iman ko kung bakit. Yung 6 gear niya mga ka-travel, kahit isa ka lang, parang wala na siyang hatak. Iwan ko kung ano yung dahilan dito na ganito. Na bakit hindi binibigyan ng lakas yung 6 gear. Siguro ko mga ka-travel, in my ano opinion, dahil FI na to, blue core pala kasi Yamaha, FI sa mga Honda. Siguro ko, ano siya mga travel, para sa fuel consumption. Ano? So, ano nga ba yung solusyon dyan mga travel para magkaroon ng lakas yung 6 gear? So, yung solusyon yan mga travel, simple lang. Pwede kayong magpalit ng kadena. Eksperimentuhan nyo lang. Yung kadena dyan, yan yung isa dyan. Tapos maglagay kayo ng ECU. Yan, isa yan sa mga solusyon para magkaroon ng lakas yung 6 gear ng Sniper 155R. Diba? So, ganun lang yung mga solusyon. Ine-experimentuhan lang natin para makita natin yung mga pagbabago na gusto nating mabago. So, ayan mga travel yung pang-apat. So, may binigay ako na may solusyon at saka may binigay ako na walang solusyon dahil yun talaga na yun eh. Obvious na talaga yun. Next mga travel dito. Yung iba mga ka-travel, kinukonsider nila na yung signal light ay ganito. Maganda naman talaga yung pag ganito eh. Pang-sporty talaga. Pero, yung pangit ko dito mga ka-travel, yung ayaw ko, ito yung signal light na nakalagay dito. Kasi nakalabas mga ka-travel, oh. Huwakan natin, oh. Oh, ayan, oh. Kumakalog. Although, makapit naman siya, pero kumakalog. Kabila. O, diba? Kumakalog siya. Makapit naman siya, pero kumakalog. Pero, what if mga ka-travel, may mga force na or lakas. Tapos, bigla ang nabundol ng bata, katulad yan ito, oh. Ayan, tingin ka doon. Ayan, nabunggo niya mga ka-travel. Ayan, wasak yan talaga eh. Sira yan talaga. Dahil malambot oh. Tingnan natin dito, malambot. Ayan, malambot siya mga ka-travel. So, yung solusyon dyan, ano lang tayo, mag-ingat na lang tayo. Hindi natin iparada sa may mga maraming tao. Tapos, be safe sa ating motor. Kung maaari, iparada natin sa loob ng bahay. Yan. Yung next natin mga ka-travel na kaya ko. Ito. Itong tapaludo mga ka-travel. Masyado siyang mahaba sa kanyang part. Ganyan o. So parang may bungkol siya dito. Oh, maganda kasi may light o. May ilaw o. May ilaw. Maganda siya. Pero parang in-straight na lang siya na pag-anon. Hindi na sana nilagyan dito. So, in my opinion lang itong mga travel ha. Sa mga buzzers ko dyan, bahala na kayo. Basta ito nung kung dapat nyo i-consider. Ayan. So, dapat sana naka-straight. Diba? So, yan. Yan yung ano natin. Yung isa sa mga ayaw natin. Next mga travel. Yung U-Box. Okay. Ayan. So, hindi tayo magaling mga ka-travel pa sa mga ganyan. Wala siyang U-box. Wala siyang lalagyan mga ka-travel ng tools. Meron naman, pero dito mo lang ilalagay. Diba? Ganun talaga pag mga, ano, may mga mi-clutch, tapos mga underbone. Wala siya, oh. Ano. Kakalinis pa lang ito mga ka-travel, kaya nagkataon. Maganda yung pagkaka-ano natin ngayon, pagkaka-vlog. Ayan, ito lang yung malalagyan mo dito. Ito lang, oh. Ito lang, wala nang iba. Ay, ito. Ito nga pala. Ito dito siya, tapos ito yung kanyang pang tusok. Tapos ito dito yung may lisensya. Pero,
ano lang mga ka-travel, maliit lang. Yan yung talaga yung mga disadvantage pagdating sa mga automatic, manual, yung may mga clutch. Yan yung disadvantage dahil hindi nilalagyan ng mga U-box. Yung solusyon dyan mga ka-travel, simple lang. Bumili kayo ng top box. So yung may recommend ko mga ka-travel na top box na proven and tested na friendly budget ay yung USIC. Yan yung pinaka-recommend ko mga ka-travel, yung USIC. So kung may mga recommendations pa kayo, pa-comment na lang sa ilalim. Next mga ka-travel, yung disadvantage pa nito mga ka-travel, yung ayaw ko ha, para sa akin. Gamit ka rito master. So may solusyon na tayo sa walang yuba. Ito. My height mga ka-travel is 5'3 ako. Pero mga ka-travel, kahit dito ako umupo sa unahan, kahit lapit dito master, kahit dito ako umupo sa unahan, nakatipto ako. Ayan, nakatipto. Ibig sabihin, nakatingkayad ako, nakaganito ako mga ka-travel. Oh. Nakaganyan. So ibig sabihin, hindi siya friendly sa mga mabababa. Diba? Ayun o, nakatipto ako. Ang pangit niya kapag gumaganon ka, tapos kakaandar mo pa lang, ang pangit niya kasi mataas masyado. Okay lang siya sa mga matataas, pero katulad sa amin na mga mabababa, ayan, disadvantage siya. So ano yung solusyon mga ka-travel? Lapit ka rito, master. Lapit ka rito, master. So ano yung solusyon? So simple lang yung solusyon. Pwede mo palitan ng upuan. Pwede mo siya palitan ng upuan. Yung mas mababa pa, yung flat seat. Pero yung flat seat na, sisiguraduhin nyo na papalitan nyo. Yung... ano pa? Matambok pa yung makapal pa pala. Makapal pa yung kanyang tinaka-foam. Dahil yung flat seat na talaga kapag plastic na, masakit na yan sa puwitan. Pangit na yan sa long ride. So yan yung mga may recommend ko. Tapos, pwede nyo rin siya mga travel patabasan. Yan, patabasan nyo siya. Diba? Tabas nyo lang. Pagkatapos nyo magtabas, pababaan nyo lang. Siguraduhin nyo na yung foam medyo makapal pa ng konti. Dahil kapag plastic na talaga, masakit na yan sa puwitan. Pangit na yan sa long ride. Sa short ride, okay lang. Yung mga malapitan lang, 5 kilometers, 10 kilometers, okay na yan. So yan, yung mga solusyon natin mga ka-travel na ibigay ko sa inyo. Lastly mga ka-travel na ayaw ko dito sa sniper. Ito yung pinaka-worst, lapit ka dito. Huwag kayo bumili. Yung price. Last na ito mga ka-travel, yung price. Lalo na kapag yung ganito talaga yung ABS. Kasi parang mas mataas pa sa, mas mataas pa yung price niya kaysa sa Rider FI, RS, GTR. Mas mataas talaga yung price niya. So iwan ko kung bakit na ginawa yan ng Yamaha. Siguro ko dahil sa mga features ng mga bago, 'di ba? Mataas yung price niya. So yun, mga ka-travel, 'di ba? 120,000 yung SRP niya eh. 119,990. So 10 piso na lang. 120,000 na. So kaya kailangan natin i-consider din yung price. So mag-isip-isip na kayo kung ano yung bibilin nyo. So sa Rider FI, 110. Sa GTR, mga nasa 100 lang ate. Sa RS, mga nasa 100 din. 102 ko to nabili. Yan. Tapos yung Rider Carb, mga nasa 95 or 98. Yan. So kayo na mag-isip-isip. So syempre, latest to. Maganda to eh. Latest to. Pero yun yung mga dapat nyong i-consider. So, yun lang mga travel. Lahat ng mga nabanggit ko dito, wala na akong ayaw dyan. Lahat gusto ko na. So, yun lang dapat yung binago ng design or binago ng Yamaha. In my opinion, as mahilig sa motor. As a vlogger, motovlogger, yung mahilig sa motor. So, yun lang mga travel. Napaaba yung video natin. Pero at least, bago kayo bumili ng Sniper 155R, dapat nyo yan i-consider. Lahat maganda na, kahit meron, yung design, maganda na talaga yan eh. Swabing-swabi na talaga. As in, fit na fit na talaga siya. So yun lang mga travel ng video natin. Salamat sa panonood. Salamat kay Boss Osip.
Ayan, sana dito sa akin. Salamat sa mga ano ko sa mga fans. Ayan. Sa mga fans ko. Ayan, sa mga subscribers ko. Meron kayong pagbibintay mamaya sa akin. Salamat, salamat sa kanilang chat. So, at saka, salamat din nga pala kay Boss Abel sa pagpapahiram. Ano? Salamat kayo.